Ang Sweden ay magpapadala ng isang bago at nakakatakot na armas sa Ukraine na may kakayahang wasakin ang mga barkong pandigma ng Russia habang patuloy nitong pinapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon na nagdulot naman ng matinding pangamba sa Kiev. Ang Robot 17 ay isang anti-ship missile system na binuo para sa coastal defense. Ito ay isang man-portable na armas na maaaring ilunsad mula sa isang shoreline firing post at mga naval vessels. Ang armas na ito ay bahagi ng $102 million na support package na inilaan ng NATO para sa Ukrainian Armed Forces at kabilang dito ang 5,000 mga anti-tank launcher, AG-90 rifles at mga bala, kasama rin sa nasabing pondo ang tulong pinansyal para sa mga Ukrainian banks. Ayon sa Swedish Ministry of Defense, partikular na hiniling ng gobyerno ng Ukraine ang Robot 17 upang labanan ang patuloy na tumataas na presensya ng Russian Navy sa mga coastal areas na nasa timog silangang bahagi ng bansa. Sinabi naman ng Ministry of Defense ng Sweden sa isang pahayag ng ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay wala umanong tamang batayan, ilegal at hindi makatwiran. Isa rin itong banta sa international na kapayapaan at seguridad at isang paglabag sa international na batas. Idinagdag nito na bilang pakikiisa sa Ukraine at bilang isang bahagi ng international na response laban sa mga aksyon ng Russia, nakikita ng gobyerno ng Sweden na dapat ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa Ukrainian Armed Forces. Ito ay matapos iniulat ng isang Russian news agency na TASS ng isang malaking hukbo ng 12 landing ships ng Russian Naval Force ang handa na magsagawa ng kanilang misyon sa Black Sea. Hinaharang ng Black Sea Fleet ng Russia ang port city ng Odessa na kung saan ay isang pangunahing ruta ng pag-export sa mga pang-agrikulturang produkto ng Ukraine para sa Europa. At bilang resulta, naputol ang access ng Ukraine sa Black Sea, pati na ang mga neutral na commercial ships ay naipit at hindi makadaong sa mga pantala ng bansa. Agad itong nagdulot ng takot dahil malaki ang posibilidad na baka magkaroon ng isang food crisis sa buong mundo at nababahala din ang Ukraine dahil mahigit sa 40% ng kanilang ekonomiya ang umaasa sa pag-export ng mga pang-agrikulturang produkto. Ngunit umaasa pa rin ang Ukraine ng Robot 17 ng Sweden, isang laser-guided missile na mayroong range na hanggang 8 kilometro ay mapapaatras ang armada ng Russia. Samantala, sa ibang aspeto naman, ang top military commander ni Russian President Vladimir Putin ay 2 linggo na umanong nawawala ayon sa isang report ng mga opisyal ng Estados Unidos. Si General Alexander Dvornikov na inakusahan bilang isang war criminal ay namuno sa ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Putin sa Ukraine mula pa noong Abril. Ngunit iniulat na ang nasabing top military commander ay nawawala at sinabi ng ilang mga analista na siya ay posibleng umunong pinatalsik ng Russian President. Si General Dvornikov na pinaniniwalaan na tumulong din sa presidente ng Syria na si Bashar al-Assad sa paglason sa kanyang mga tao ay hinirang ni Vladimir Putin matapos napilitan silang abandonahin ang kanilang bigong pagsalakay sa Kiev. Ngunit ang bagong Russian commander ay 1 linggo na umanong hindi mahagilap na naging dahilan naman upang tumaas ang ilang mga espekulasyon na si Dvornikov ay posibleng pinatalsik ni Vladimir Putin kasama ang iba pang mga commanders. Sinabi naman ng ilang mga Western officials na si Russian Admiral Igor Osipov, commander ng Black Sea Fleet, at si Lieutenant General Sergei Kisel, leader ng 1st Guards Tank Army ng Russia, ay sinibak din sa pwesto dahil sa mga kabiguan nilang magbigay ng magandang resulta sa digmaan.
Samantala, si General Valery Gerasimov, ang hepe ng General Staff ng Russia, ay pinaniniwalaan ding nawawala, ngunit sinabi ng Ukrainian intelligence na siya ay sinuspinde ni Vladimir Putin habang pinapasyahan pa ang kanyang magiging kapalaran. Iniulat ito matapos sabihin ng mga opisyal ng Estados Unidos na inuulit na naman ng Russia ang parehong mga pagkakamali sa ginawa nitong pagsalakay sa Kiev na naging dahilan upang ituon nila ngayon ang kanilang atensyon sa Donbas region. Ngunit sinabi rin ng mga US officials na mga military equipment ng Russia ay madali umanong napupuruhan sa Donbas region dahil sa tindi ng mga ginagawang pag-atake ng Ukrainian military. Sa kabila ng matagumpay na pagkuha ng Russia sa ilang teritoryo sa rehiyon, sinabi ng Estados Unidos na ang military strength ngayon ng bansa ay nabawasan ng humigit kumulang 20%. Samantala, ang mga tropa ni Vladimir Putin ay pinaniniwala ang namamatay sa rate na 100 katao bawat araw. Patuloy din na tumatanggi ang mga Russian na piloto na pumasok sa loob ng airspace ng Ukraine dahil sa takot na sila ay baka mapabagsak ng mga anti-aircraft weapons ng NATO. Sinabi naman ng British intelligence na mayroon umanong mga katibayan ng ilang mga miyembro ng Kremlin na malapit kay Vladimir Putin ay sinusubukang kumbinsihin siya na hinto ang digmaan.